with your friends. Hello, mommies, kids, teens, and dogs. So, kanina, nag-convenience store tayo. So, ito na yung mga nabili natin na kakain natin for semi-mukbang lang kasi konti lang siya. Tatry ko lang muna kung kaya ba ng bituka ko. Lagyan natin ng konting twist ulit. Lagyan natin ng One Has to Go. Medyo updated na yon kay K-Drama Edition. So, may Q&A ulit tayo. Is it? Okay, muna natin yung game. Diba, parang time travel eh. Diba lang ha? Sige, dun tayo sa ano. Ay, has to go, diba? Baka wait lang ha, mali-mali na naman ako. Sige. A time called you. Gusto ko si Twinkling Watermelon eh. Cute-cute kasi nila doon. Hanggang tuloy. Anong magkakaiba? Ano? Medyo mahirap to ah. Doon nahihirapan ako. Kaya may time to. Maganda rin kasi yung ano. Save me. Pareho kasi sila ng tema. Medyo psychological na medyo disturbing. Pero mas nalawka kasi ako. Pwede yung pass? Teka lang. Ano ba yan? Lama pa yun. Pakalma pa lang. So, excuse me po. Teka lang. Okay. Ito na. Seryoso. Guro, ano na lang? Sa side me. Tayo naman ito, ha? Duty after school or sweet home? Harap, ha? Mukhang mas mahirap to kaysa doon sa unang ano. Kaya pala pinakain muna ako. Maganda rin kasi yung duty after school kasi ano siya eh. Survival din eh. Tapos yung sweet home, maganda rin. Kasi kaya nga sila nagsisunto, diba? Sige, kasi talagang ano eh, maganda rin yung kasi yung sweet home eh. So, duty after school. Medyo madali ito. Story, pag-uusapan na. Kasi yung My Demon, medyo maganda rin yung kwento eh. Kasi yung Kingdenan medyo kalma-kalma lang eh. Parang ano lang talaga na rom-com. Although pareho naman silang rom-com. Mas nagustuhan ko tong isa, so tingga lang. Maganda yung My Demon eh. Kasi yung Good Bad Mother, maganda rin siya eh. Si Do yun yun eh. Di ba, kalala ko sila lahat. Tapos, Big Mouth. Maganda rin si Jong Suk at saka si Yuna. Parang, ang tawag doon sa ganun, yung mapapaisip ka. Kasi nga, sino si Big Mouth, di ba? So, para sa akin, nung talagang inabangan ko, although pareho sila maganda, ha, syempre, hindi ako nanonood na hindi maganda. Kaya pag ako nag-recommend sa inyo, maniwala kayo. Kakain muna ako, ha? Kasi parang marami pa yung kakain ko. Between the two, I would say. De, ano? So, Good Bad Mother. Sorry. Ang dami ito, sana maubos ko, diba? Diba? Sandali. Ano ba naman? Parehong maganda yun. Parehong, ano, alam mo yun? Yung revenge, redeem. Ipanoorin nyo. Ang ganda. Nag-part 2 nga siya. Although, pareho naman sila. Diba, ano? Kaya lang, mas mahaba kasi yung mga episodes ng Escape of the Seven. Tapos The Glory, maganda rin, nagustuhan ko rin yan eh. Kasi nga, diba, about bullying, syempre, anti-bullying tayo. Maganda siya eh. Tsaka syempre, si Song Ye Kyo yun. Ba't ba natin dahilan? Bakit? Yung justify ko pa eh, no? Ang hirap humili. Ano ba to? Ano ba yan? Okay, so... I can't choose.
Yun yung tatang po solido, yung kanina ko pa siya hindi pinipili. Sa Good Bad Mother. Pareho maganda ha. Kita mo naman, hirap na hirap ako. Naka 2 minutes na yata ako. So, one has to go. The glory. I'm so sorry, Sogekyo. Isipin mo naman, yung Alchemy of Souls kasi, nag-season 2 siya, guys. Kasi, ano siya eh, about, ano, yung parang alchemy nga, as the title itself. May mga spell, ganyan. Tapos yung isa naman, Tale of the Nine-Tailed, nag-season 2 rin to. Nag-season 2 yan eh, kasi nga, syempre, di ba, Yi Dongwook ba naman? Ganda-ganda rin niya. Ang hirap! Hinahanapan ko kasi ng pangit eh. Again. So, one has to go. Tale of the Night. Kasi, wait lang ha. Bago tayo mag-react. Mga lead, mga Wookie dyan. Mga leadong Wookie. Gusto ko siya, syempre. Kaya lang, kasi, yung sa Tale of the Nine-Tailed, season 2, yung mas nagustuhan ko. Etong Alchemy of Souls, parehong maganda. Season 1 and 2. O, oh, yun. Na-justify ko naman na maayos. Kalmahan mo naman. Wow, ang dali ah. Pinakas ko pa yung OST nung sandal rin. Pero syempre, walang tataob. Mapaliwanag ko muna ulit ha. Yung story ko ng sandal rin, ganda. Gusto ko siya. Sa Jeju yun eh. Pero ang ganda nung scenery, ang ganda nung OOTD niya doon. Tapos, itong si Queen of Tears, which is ongoing pa hanggang May pa yun. Saka, hello, Kim So-yun. Hindi yan pipili ng mga K-drama na hindi bumibenta. Ang ganda rin ng soundtrack niyan. Pareho kong gusto. Pwede bang soundtrack na lang? So, one has to go somewhere. Ano ba yung kombinasyon yan? Ang ganda ng Dr. Chai. Kasi talaga, nakakatawa rin kasi siya. Ito naman tayo sa chocolate. Meron may husband. Naku, napakaganda nito. Pinanood nyo ba? Nakaka-stress na, nakakatawa. Pero parehong about cheating kasi. Yung Dr. Chai, di ba? Yung asawa niya. Niloko rin siya. Tapos, eventually, na-redeem nila yung sarili nila. Pero ang ganda talaga ng Erimi husband eh. Gusto ko rin kasi siya kasi ang ganda rin ng pagkaka-portray ng second lead actress na ko. Alam niyo yung maiirita ka na pa-victim na bida-bida. May kilala kayo? Tag nyo na. One has to go, Dr. Cha. Halos talagang alam niya kung paano yung pagdididitin yung genre, eh, no? Dahil yung kanin ko, so malamang di na ako mag-dinner nito. Maganda rin kasi yung celebrity. Kasi about sa mga ano yun, diba? Yung influencer na ano. Tapos akala nila, namatay na. Tapos yung isa, Interest of Love, medyo slow pace siya. Kaya lang, hindi naman siya ganun ka-toxic na series. I'll go for, ano, one has to go nga pala. Magkakamali na naman ako. Interest of you. Muna na kaya, business. Ang sama na ugali ko yun ito eh. Ang ganda kasi nung moving. Nakapanoorin nyo sa Disney Plus. About mga supernatural. Pero ano sila, tao sila. Meron lang silang inborn talents. Tapos yung Gyeongsang creature, siyempre, Park Seo-joon kasi yun. Maganda yun. Parang mala Japanese era yung ano niya.
Sabi nila talagang nangyari daw to nung Japanese era. Ganon, Byongsong creature. Okay, so ano ba? One has to go movie. Park Seo Joon tayo. Dr. Slump, bago-bago yun eh. Malala niyo yung si Park Shin Hye. Comeback niya yun after niyang manganak, mag-asawa. Ang ganda siya kasi about mental health. Pero rom-com siya ha, rom-com. Siyempre mo Park yung sit, diba? Yung Crash Course in Romance, maganda. Ang taas kaya ng rating nun. Palagok muna ako ha, kasi kanina pa akong mumuya. Kasi yung sa Crash Course in Romance, pinaka main character doon, yung nanay, tapos yung professor nung anak nung babae. Hindi siya yung parang teenager or dalaga binata, ganyan. One has to go. Crash Course. Gusto ko si Parking Shake, tsaka si ano. Hello? Hindi yung taxi driver kasi tumutulong sila behind the scenes, parang patago silang tumutulong sa mga inaabusong mga tao, mga dehado, bagay niya. Attorney Woo, syempre ganda rin nun ah. Pareho sila na per episode, iba-iba. Medyo action kasi itong sa may taxi driver. Although nakakatawa rin siya, mapakahusay ni ano, Kim Doki. Natandaan ko pa. Nagpapa-refill ba ng coping may-ari sa taxi driver, intense per intense per episode. Manda. Nagsison 2 naman siya eh. So ano nga. Ano, ang binagbabatayan ko na lang sa lahat naman ng K-drama, yung entertaining kada episode. Pareho silang entertaining. Gusto ko nga rin sila eh. Yan, syempre, kung sino yung mas, di ba? So, one has to go. Attorney Woo. Iisa ang gumawa niyan. Mahirap kasi. Halos pareho ng tema. Kasi nga, iisa yung director nila. Wala na talagang dinner to. Nag-lunch ako ng konti. Pero kasi nalang lang trenda. Kaya... house? Ano ba? Season 1, season 2. Once again, I have to choose. One has to go. Escape of the Seven. Kasi penthouse, siya yung original. Doon sumakit ang ulo, unang-unang sumakit ang ulo ko kay Chun Seo Jin. Okay, so medyo natapos na natin tong ating semi-mukbang. Sana nag-enjoy kayo sa ating One Has to Go version 2.0. Lahat sila, walang tapon. Panoorin nyo. Ang ganda-ganda yan. See you next time. See you next vlog. Chrome!